Napakunot noo si Major Robert Arevalo na kasalukuyang nakasakay sa isang pampasaherong jeep na may kakaiba siyang nararamdaman. Parang may paparating na panganib. Isa sa mga nature ng trabaho niya ang pagkakaroon ng malakas na instinct at pagiging alerto palagi. Napasulyap siya sa driver at mga kapwa pasahero pero halos lahat ay may kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Nakapokus lang sa pagmamaneho ang driver at ang nakasakay naman ay puro nakatutok ang mga mata sa cellphone maliban sa babaeng katapat ng inuupuan ng binata. Napansin niyang parang hindi ito mapakali at panayang lingon sa pinanggalingan nila. Nang bumaba ang tingin niya ay noon lamang napagtanto ni Robert na nagdadalang tao pala ang babae. Saka pa lamang pumasok sa isip niya ang posibleng dahilan ng pagkabalisa nito. Isang buntis na nasa labas pa ng ganoong 10 oras ng hating gabi at probinsya pa. Laki si Robert sa lola kaya namulat siya sa mga matatandang paniniwala kagaya ng mga pamahiin at mga nilalang na nagtatago sa dilim. Napabuntong hininga siya nang maisip na baka may aswang na nakaamoy sa kasakay nilang buntis at sinusundan sila kaya nagibabigla ang pakiramdam niya. Maya-maya pa ay napansin ng binata na parang lalong naging maalinsangan ang paligid na nakapagtataka dahil bigla ring lumakas ang ihip ng hangin. Napatawid ng upo si Robert nang may marinig siyang huni ng uwak sa bandang unahan ng kanilang dinaraanan. Maging ang mga kapwa niya pasahero ay napukaw din ang atensyon pero ipinagsawalang bahala lamang ang narinig sa pag-aakalang uwak lang talaga yon. Napasinghap naman ang babaeng katapat niya kasabay ng panlalaki ng mga mata nito. Nagulat ang lahat nang biglang magpreno ng malakas ang driver at tumingin sa isang masukal na bahagi ng daan. Maya-maya ay may sumakay na lalaki at pilit na tumabi sa buntis na babae kahit masikip dahil halos puno na ang jeep. Masama ang hinala ni Robert sa bagong sakay na lalaki pero hindi siya nagpahalata. Mula sa sulok ng kanyang mga mata ay binabantayan niya ang bawat kilos ng lalaki. Malakas ang kutob niyang aswang ito dahil bigla na lang nawala yung humuhuning uwak ng sumakay ito. Isa pang nagpatibay sa hinala niya ay ang gumuhit na pagkagulat at takot sa mukha ng babae pagkakita sa lalaki. Kapag wala sa duty, lalo at pauwi na ay hindi isinusuot ng binata ang uniform niya, kaya walang nakakaalam na pulisya. Pasimple niyang idinikit ng kanang kamay sa .45 niyang baril na nakasuksok sa tagiliran ng suot niyang pantalong maong. Handa na siyang anumang oras sa mga susunod na mangyayari. Nang pumara ang lalaki at takmang bababa kasabay ang babaeng buntis ay mabilis na kumilos si Robert. Nagtagumpay siyang makuha ang babae at maitulak palabas ang lalaki pagkatapos ay binaril ito sa paa. Nagsigawan ang lahat ng nasa loob ng jeep at nataranta pati ang driver. Tuloy ka lang sa pagmamaneho, Manong, at pakibilisan para hindi tayo maabutan ng aswang. Huwag kayong matakot, pulis ako. Lalong nagpanik ang mga pasahero sa narinig. Ang malakas na sigawan ay nauwi sa iyakan lalo na nang biglang lumubog sa lupa ang lalaki at mabilis na hinabol ng jeep na kanilang sinasakyan. Noon lamang nakumpirma ni Robert kung anong klaseng aswang ang humahabol sa babaeng buntis. Aswang na abwak! Kaya nito magpalitan nyo bilang uwak at bayawak. Bilisan nyo na po! Bilisan nyo, Manong! Baka may mga kasamahan pa ang hayop na aswang na yon at pagpiyestahan tayong lahat dito. Agad namang tumalima ang driver dahil sa labis na takot at kahit nagulat sa sinabi ng binatang pulis. Kumapit ang mahigpit si Robert sa pintuan ng jeep at sunod-sunod na pinaputukan ng abwak. Kahit sigurado ang binata na marami na itong tama, ay mabilis pa rin ang paggapang sa ilalim ng lupa. Mukhang desidido talagang makuha ang babaeng buntis. Pero hindi rin makapapayag si Robert na magtagumpay ang aswang sa masama nitong binabalak. Hindi siyang kinatatakutang si Major Robert Arevalo dahil lang sa wala. Nahulaan na niya ang plano ng abwak kaya inihanda na rin niya ang sarili. Nang halos kaunti na lamang ang pagitan nito mula sa jeep ay nagtangkang tumalon paakyat. Pero agad na sinalubong ito ng mga bala ni Robert na labis nitong ikinagulat. Dahil tatad ng tama ng baril sa buong katawan, ay malakas na bumagsak ito sa lupang patihaya.
Nang malayo na sila sa abwak, ay saka pa lamang nilingon ni Robert ang mga nasa loob. Sinabihan niya ang mga pasaherong wala pa ring tigil sa iyakan at sigawan na kumalma dahil wala nang hahabol pa sa kanila. Pagkatapos ay inilalayan niya ang babaeng buntis na umupo ulit. Basang-basa na sa luha ang mukha nito at puno pa rin ng takot ang mga mata. Hindi alam ng binata kung anong nagtulak sa kanya para hawiin ang buhok ng babae at haplusin ang mukha nito. Pinunasan niya ang luha ng babae gamit ang kanyang palad. Nang bumakas ang pagkagulat at pagkalito sa magagandang mga mata nito, ay biglang inalis ni Robert ang kamay sa mukha ng babae at umayos ng upo. Nanatili pa rin siyang alerto kahit sigurado siyang napuruhan na niya ang aswang at may posibilidad na napatay niya ito. Nang mapansing malapit na sila sa palengke sa bayan kung saan tumitigil ang jeep, ay saka pa lamang nakahinga ng maluwag ang binata. Ang ibang pasahero naman ay napausal ng pasasalamat sa may kapal dahil ligtas silang makakauwi. Nang tumigil na ang jeep sa palengke, ay nagpasalamat din kay Robert ang mga pasahero bago magsibaba. Nang bababa na siya, ay natigilan ng binata nang maalalang nasa loob pa rin ang babaeng buntis. Miss, nandito na tayo. Bakit hindi ka pa bumababa? Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Wala akong uuwian. Pagkasabi niyon, ay bigla na namang humikbi ito na naging dahilan upang makaramdam ang binata ng awa para sa babae. Hindi niya ito pwedeng pabayaang mag-isa o di kaya ay magpalaboy-laboy sa daan, lalo na sa kalagayan nito. Kaya isang desisyon ang nabuo sa isip ng binata. Kung wala kang uuwian, sumama ka na lang muna sa bahay ko. Huwag ka mag-alala, miss. Hindi ako masamang tao. At may kasama rin akong babae sa bahay ko. Noong una ay nagdadalawang isip pa ang babae kung tatanggapin ang alok ng binata. Pero sa huli ay napapayag niya na rin ito. Inalalayan ni Robert na makababa ang babae at pagkatapos magpasalamat sa driver ng jeep, ay pumara siya at umarkila ng tricycle na sasakyan pa uwi sa bahay niya. Samantala, galit na galit ang ama ni Victor na siyang pinuno ng mga abwak dahil sa sinapit ng anak. Nasaktan sila ni Mercedes at nabigo si Victor na maibalik sa kuta nila ang babae. Kung hindi sana pinairal ng aking anak ang kayabangan, ay hindi mangyayari ito. Sinabi ko magsama siya ng mga kalahi natin sa pagtugis sa babaeng yon. Ngunit matigas ang kanyang ulo. Saan natin ngayon hahanapin si Mercedes? Hindi ako papayag na hindi niya rito isilang nakatakdang maging tagapagmana ng lahi natin. Huminahong kayo, mahal na pinuno. Sigurado akong hindi pa gaano nakakalayo sa bayan si Mercedes. Magpapadala ako ng magmamanman doon. Maibabalik din natin ang babaeng yun dito bago ang susunod na kabilugan ng buwan. Tinapunan lamang ng masamang tingin ni Vernon si Estrella. Ito ang pinagkakatiwalaan niya sa lahat ng mga abwak na nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Pero hindi pa rin humuhupa ang nararamdaman niyang galit dahil sa ginawang pagtatraidor ng sariling anak sa lahi nila. Nang makaalis si Victor, ay saka pa lamang natuklasan ni Vernon na ito ang nagpatakas kay Mercedes. Hinayaan niya ang anak na habulin ng babae nang humingi ito ng tawad sa kanya at nangakong ibabalik si Mercedes sa kuta nila. Dumating naman si Estrella at ipinagtapat sa kanya ang totoong plano ni Victor na magpapakalayo-layo kasama ang babaeng itinakdang maging ina ng susunod na abwak na tagapagmana. Dahil sa labis na poot ay pinatay ni Vernon ang kaibigang abwak ni Victor dahil tsak na may alam din ito sa mga nangyari at sa mga plano ng kanyang suwail na anak. Ang isang bagay na gumugulo sa isipan ni Vernon ay kung sino ang nakaharap ni Victor na siyang naging dahilan ng pagkasawi nito. Hindi niya magawang magluksa dahil sa mga natuklasan tungkol sa anak. Mas gusto pa niyang magdiwang dahil wala nang hahadlang sa mga plano niya para sa lahi nila at kung paano silang maghahari sa buong bansa sa sandaling isilang na ni Mercedes ang anak nila, ang kanilang tagapagmana. Samantala, nagulat si Sandra nang makitang may kasamang babae si Robert at buntis pa. Kung hindi niya lang lubos na kilala ang binata, ay iisipin niyang ito ang ama ng batang nasa sinapupunan ng babae. Nagtaka siya nang nagmamadaling pinasok ni Robert ang kasama nito at pagkatapos ay sinigurong nakakandado ng maayos ang pinto.
Napasunod ang tingin niya rito nang nagmamadali nitong isinarado rin ang bintana na para bang may kung anong kinatatakutan. Anong nangyayari, Obet? At sino itong kasama mo? Natigilan ng binata at noon lamang naalalang hindi pa nga pala niya alam ang pangalan ng babaeng tinulungan. Mercedes? Ako si Mercedes? Halos pabulong na sagot ni Mercedes. Nakatitig kay Robert na tila nababasa ang nasa isip nito. Tahimik sila sa buong biyahe kaya nakalimutan na nilang magpakilala sa isa't isa. Ah, Mercedes, si Sandra nga pala. Kababata ko. Doon ka na muna matulog sa kwarto ko. Dito na lang ako sa labas para mas mabantayan ko pa kayo. Lalo ka na. Hindi maiwasan ni Sandra na mapataas ang kilay sa narinig. Dito nga, pwede bang pakipaliwanag ng maayos kung anong nangyayari? Kayong dalawa lang ang nagkakaintindihan eh. Paano naman ako? Napatungo si Mercedes nang mapansing nag-iba ang tono ng pananalita ni Sandra. Napangiti naman si Robert at inakbayan ang kababata, pagkatapos ay hinila ito sa sulok at pabulong na ikinuwento ang mga nangyari. Nakaramdam ng pag-aalala si Sandra nang malamang hindi basta-basta ang pinagtataguan ni Mercedes. Alam din ng dalaga ang tungkol sa mga aswang na abwak. Bakit sinama mo pa yan dito? Paano kung mapahamak ka dahil sa kanya? Sigurado akong hindi titigil ang mga abwak hanggat hindi siya nakukuha. Pakiramdam ko, may iba pang mabigat na dahilan kung bakit nila hinahabol si Mercedes. Hindi naman kakayanin ng konsyensya ko kung basta lang siya pababayaan ang Deng. Pakiramdam ko rin, may dahilan kung bakit ko siya nakilala. At ano ang ibig mo sabihin? Baka siya ang susi para matalo natin ang mga abwak. Para maubos na ang lahi nila dahil sila ang mga salot na matagal ng perwisyo hindi lang dito sa bayan ng San Guillermo, kundi pati na rin sa iba pang mga karatig na lugar. Kailangang wala silang mabiktimang mga inosenteng tao, lalo na mga bata at mga buntis na kagaya ni Mercedes. Sa huli ay nagkasundo rin ang magkababata dahil naawa rin si Sandra kay Mercedes. Bago matulog ay nagsalo muna silang tatlo sa inihandang hapunan ng dalaga. Alam niyang uuwi si Robert kaya nagluto siya ng sinigang na baboy na pareho nilang paborito ng binata. Kain pa, Mercedes. Huwag kang mahihiya at may ilang sa amin. Humigop ka na rin ng maraming sabaw dahil kailangan mo yan. Isang nahihiyang ngiti ang naging tugon ni Mercedes kay Sandra. Nang dumako ang mga mata niya kay Robert, ay napatungo siyang muli nang mapansing titig na titig sa kanya ang binatang pulis na naging tagapagligtas nilang mag-ina. Baliwala kay Robert kahit napuyat siya sa pagbabantay magdamag kay Mercedes. Bukod sa sanay siya sa puyatan dahil sa klase ng trabaho ay marami rin gumugulo sa kanyang isipan. Sigurado siyang walang lahing abwak si Mercedes. Pero paano itong naging bihag ng mga aswang na yon? At sino kaya ang ama na nasa sinapupunan nito? Kailangan bago siya bumalik sa Maynila ay tapos na ang problema niya sa mga abwak para maging tsak na ang kaligtasan ni Mercedes pati na rin ni Sandra. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unti nang nakukuha ng binata ang loob ni Mercedes. Nabawasan na ang pagkailang nito sa kanilang dalawa ni Sandra. Pero ayaw ni Robert na pwersahin ang babae na magkwento tungkol sa totoong nangyari rito. Naniniwala siya sa oras na buo na ang tiwala ni Mercedes sa kanya ay kusa na itong magkukwento. Si Sandra naman ay nagpapanggap lamang na masaya kapag kaharap ang kababata. Matagal na siyang may lihim na pagtingin kay Robert, pero hindi niya yon maamin sa binata. Alam niyang parang nakababatang kapatid lamang ang turing nito sa kanya at ayaw niyang masira ang pagkakaibigan nila. Pero hindi na siya natutuwa sa nakikitang pagiging malapit nito at ni Mercedes sa isa't isa. Daig pa ng binata ang asawa kung mag-alala sa babae. Araw-araw ay maaga itong gumigising at namamalengke. Hindi pwedeng walang gulay at prutas para sa buntis na si Mercedes. Binilhan din ito ng binata ng mga bagong damit at underwear. Dati ay siya ang binibilhan ni Robert ng kung ano-ano, pero sa isang iglap ay napunta na kay Mercedes ang lahat ng atensyon nito. Sinarili na lamang ng dalaga ang lahat. Hindi niya pwedeng ipahalata sa dalawa na nagtatampo siya kay Robert at naninibugho naman kay Mercedes.
Pero kapag wala ang binata, ay hindi niya mapigilan ang sariling ipakita sa babae ang totoo niyang nararamdaman para rito. Pwede ba tayong mag-usap, Mercedes? Tungkol saan, Sandra? Sinabi sa akin lahat ni Robert. At sa totoo lang, hindi magandang ideya na pinatuloy ka namin dito. Nag-aalala ako sa kababata ko. Paano kung mapahamak siya dahil sa'yo? Alam mo bang pati trabaho ni Obet ay napapabayaan niya dahil sa'yo? Eh kung tutuusin, wala naman siyang obligasyon sa'yo. Hindi naman siya ang tatay ng dinadala mo, ah. Napayuko si Mercedes dahil sa mga narinig mula kay Sandra. Tama pala ang hinala niya na hindi talaga gusto ng dalagang naroon siya. Kung may iba lamang sana siyang mapupuntahan. Pero ligtas naman silang mag-ina kapag sa piling ni Robert. Nasaksihan na ni Mercedes kung gaano katapang ang binata at paano siya nito pinrotektahan laban kay Victor. Hindi maiwasang makaramdam ng lungkot ang babae nang maalala ang anak ni Vernon. Si Victor ang nagpataka sa kanya pero nagulat siya nang malamang ginawa pala yun ng lalaki para sa pansariling interes. Matagal na palang may lihim na pagtingin sa kanya si Victor at pinlano nitong agawin siya at ilayo sa kuta ng mga abwak lalong-lalo na sa ama nitong si Vernon. Ang batang nasa kanyang sinapupunan ay kapatid ni Victor, bunga ng pangahalay sa kanya ng pinuno ng mga abwak. Pagsapit niya ng edad 18 ay binihag na siya ng mga abwak dahil siya raw ang nakatakdang magluwal sa susunod na tagapagmana ng mga ito. Binalak ni Mercedes na ipalaglag ang bata sa labis sa pagkamuhi sa ginawa sa kanya ni Vernon, pero himalang lagi siyang bigo. Malakas ang kapit ng bata. Marahil ay dahil may lahi itong aswang, bagay na hindi niya matanggap. Pero habang lumalaki ang kanyang sinapupunan, ay unti-unti siyang napapamahal sa sanggol na dati niyang kinamumuhian. Umiral na ang pagiging ina niya. At nang 6 na buwan na siyang buntis, ay palihim nilang pinlano ni Victor ang gagawin nilang pagtakas. Kasabay ng pagsilang niya sa sanggol, ay gagawin na rin siya ni Vernon na ganap na abwak. Yun ang naging dahilan kung bakit siya nakumbinsing makipagsabwatan kay Victor. Nagulat siya nang bigla siyang habulin ng lalaki at tangkang isama pagbaba ng jeep. Mabuti na lang at naroon si Robert para iligtas siya. Lalong nalungkot si Mercedes pagka naaalala ang mabait na binatang pulis. Napamahal na siya kay Robert kaya naintindihan niya si Sandra kung natatakot itong madamay ang kababata sa problema niya sa mga abwak. Bago matapos ang pag-uusap nila ni Sandra, ay nagpasya si Mercedes na gawin kung ano ang mas makabubuti para sa lahat. Sa labas ng bahay, maingat na nagtago si Estrella na nasa anyong uwak sa isang puno sa likod bahay ni na Robert. Palpak ang mga inatasan niyang abwak para hanapin si Mercedes kaya napilitan siyang kumilos na dahil nalalapit na ang pagsilang sa susunod na takapagmana ng lahi nila. Sa unang araw pa lamang ng paghahanap niya ay tuwang-tuwa si Estrella dahil pagbaba niya ng jeep sa palengke ng San Guillermo ay eksaktong kalalabas lang din ni Mercedes sa isang klinika. Naikuyom niya ang mga palad pagkakita sa lalaking kasama nito. Marahil ay ito ang nagligtas sa babaeng siya ring nakapatay sa anak ng pinuno nila. Napangisi si Estrella sa biglang naisip. Hindi lang si Mercedes ang maibabalik niya sa kuta ng mga abwak, kundi pati na rin ang pakialam merong lalaking kasama nito. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Kailangang may maiuwi siyang magandang balita kay Vernon. Sinundan niya ang dalawa hanggang sa tumigil ang sinasakyang tricycle sa tapat ng isang sementadong bahay na napapalibutan ng mga puno. Maya-maya pa ay nagpasya si Estrella na magpalit anyo at maghintay ng pagkakataon para mabawi si Mercedes. Nang biglang magbukas ang pinto sa kusina, ay huli na para magtago pa siya. Kapwa sila nagulat ng babaeng lumabas doon. Ate Estrella? Sandra? Matagal nang nakaalis si Estrella pero hindi pa rin nakakapagpasya si Sandra. Walang kaalam-alam si Robert sa tunay niyang pagkatao. Ang totoo, kilala niya ang abwak na napatay nito, si Victor na anak ng kanilang pinuno.
pero wala siyang balak na ibalik sa mga kalahi niya si Mercedes. Walang ibang mahalaga kay Sandra kundi si Robert. Noong bata pa sila ni Estrella ay hiniling niya rito na hayaan siyang mamuhay ng normal. Hindi niya gustong kumain ng karne ng tao gaya ng atin niya at mga magulang. Sa labis sa pagmamahal sa kanya ng nakatatandang kapatid ay hinayaan siya nito sa kagustuhan niya. Pinalabas ni Estrella sa mga kalahi nila na kasama siyang namatay ng kanilang mga magulang nang masunog ang tinitirhan nilang kubo na nasa bukana noon ng kuta. Lalong sumidhi ang pagnanais ni Sandra na maging isang normal na tao nang makilala niya si Robert noong 9 na taong gulang pa lamang siya. Kinupkup siya ng pamilya nito at naging napakasaya ng kabataan niya. Halos sabay silang nag-aral at nangarap. At masayang masaya si Sandra na maging ganap na pulis ang binata habang siya naman ay isang nurse. Pero ang magandang samahan nila ay nanganganib na masira dahil sa pagdating ni Mercedes sa mga buhay nila. Bago bumalik sa loob ng bahay ay nakapagpasya na si Sandra. Hindi siya papayag na may kaago sa atensyon at pagmamahal ng binatang matagal nang nagmamay-ari ng puso niya. Nagulat si Robert sa mga ipinagtapat sa kanya ni Mercedes. Nasagot lahat ng mga katanungan sa isip ng binata. Kung paano napunta sa kuta ng mga abwak ang babae at kung sino ang ama ng dinadala nito. Nalaman niya rin ang tungkol sa napatay niyang abwak na si Victor at kung saan matatagpuan ang kuta ng mga ito. Pero nanlumo siya sa huling sinabi ni Mercedes. Maraming salamat sa lahat, Robert. Masaya akong nakilala kita at habang buhay kong tatanawing utang na loob sa iyo ang pagliligtas mo sa aming mag-ina. Pero hindi rin kaya ng loob ko kung pati ikaw ay malalagay sa peligro ng dahil sa akin. Isa pa, may trabahong naghihintay sa iyo sa Maynila. Hindi napigil ang pumiyok ni Mercedes. Gusto niyang itago ang pag-iyak pero hinawakan siya ni Robert sa baba at unti-unting itinaas ang mukha niya paharap dito. Pakiusap Mercedes, huwag na huwag kang aalis. Hindi natin alam, baka nasa paligid lamang sila. Mas panatag ang loob ko kung kasama kita. Mas kaya kitang protektahan. Pero buo na ang loob ni Mercedes. Niyakap na lamang niya ng mahigpit ang binata at tuluyang pinakawala ng kanina pang pinipigilang mga luha. Agad namang gumanti sa kanya ng yakap si Robert. Ang tagpong yon ang naabutan ni Sandra at lalo itong nagngit-ngit sa labis na galit at panibugho. Kinabukasan ay halos gumuho ang mundo ni Robert nang hindi niya makita si Mercedes. Agad niyang pinuntahan sa kwarto nito si Sandra at ginising. Pupungas-pungas naman ang dalaga at gulat na gulat nang sabihin ng kababatang nawawala si Mercedes. Malakas na napamura si Robert nang maisip na baka nakuha ng mga abwak ang babae. Patakbong bumalik ito sa kwarto at inihanda ang mga gamit. Maliban sa baril nitong 45 ay nagbaon din ng mga granada ang binata. Susugod siya sa kuta ng mga abwak at babawiin niya si Mercedes anuman ang mangyari. Kabadong sinundan naman ni Sandra ang binata sa kwarto nito at nanlaki ang mga mata niya sa naabutan. Kung ano man ang binabalak mong gawin, ay huwag mo nang ituloy, Obet. Hindi mo sila kakayanin. Malalakas ang mga abwak at marami sila. Kung gusto mo talagang sumugod doon, kailangan mo munang pagplanuhan at kailangan may mga kasama ka. Hindi ako pwede mag-aksaya ng oras, Sandra. Baka kung anong gawin nila kay Mercedes, kailangang iligtas ko siya. Sino bang babaeng yun sa buhay mo, ha, Robert? Kailan mo lang naman siya nakilala? Ni hindi nga natin alam kung ano ang totoong pagkatao niya. Paano kung masama pala talaga siyang tao at nagsisinungaling lang siya sa atin? Tumalim ang mga mata ng binata pagkarinig sa sinabi ni Sandra. Mahalaga sa akin si Mercedes at nararamdaman kong totoo lahat ang sinabi niya sa atin. Lalong-lalo na sa akin. Parang binuhusan ng yelo si Sandra sa narinig. Ilang saglit siyang parang itinulo sa kinatatayuan. Saka nagpa siyang habulin ng binata nang makitang palabas na ito ng pintuan at may dalambag. Sandali, Obet. Sasama ako. Pero mas lalo lamang nagalit ang binata at mahigpit na nagbiling huwag na huwag siyang lalabas ng bahay anuman ang mangyari.
Naiwang kinakabahan si Sandra dahil sigurado siyang hindi na makakalabas pa ng buhay ang kababata niya sa sandaling makapasok ito sa kuta ng mga abwak. Dahil doon ay lalong nagalit si Sandra kay Mercedes na siyang sanhi ng lahat ng nangyayaring kaguluhan. Samantala, abala ang lahat sa paghahanda para sa paglitaw ng bilog at pulang buwan. Bawat abwak ay nasasabik sa nalalapit na pagsilang ng bago nilang tagapagmana, lalong-lalo na si Vernon. Tuwang-tuwa ito kay Estrella dahil nagawa nga nitong maibalik si Mercedes sa kuta nila gaya ng ipinangako ng babae. Isang malakas na sampal naman ang isinalubog niya sa ina ng kanyang magiging supling. Pero sa halip na matakot ay dinuraan lang siya ni Mercedes sa mukha at tinitingnan ng may pang-uuyam. Labis na ikinagulat ni Vernon ang inasan ng babae, di yata't tumapang bigla si Mercedes. Pagbubuhatan sanang muli ng kamay ni Vernon ng babae nang may biglang pumasok na abwak dito at ipinaalam na may lalaking nakapasok sa kuta nila. Nakangising tiningnan ng pinuno si Mercedes bago nagsalita. Mukhang sinundan ka pa rin dito ng tagapagligtas mo, ha, Mercedes? Binalot ng kaba ang buong sistema ng babae nang maiisip si Robert. Huwag na muna kayong kumilos. Hayaan niyong makapasok siya ng tuluyan sa loob ng aking teritoryo. Papaslangin ko siya maya-maya sa harap mismo ng pinakamamahal naming si Mercedes. Hindi na napigilan pa ni Mercedes ang mapaluha pagkarinig sa sinabi ni Vernon kung may magagawa lamang siya para iligtas si Robert. Nagtangis din ang mga bagang niya nang maalala kung paano siyang nakuha ni Estrella at naibalik sa kuta. Tinraidor si Robert ang pinagkakatiwalaan nitong kababata na isa rin palang abwak. Nagtaka si Robert kung bakit walang mga bantay ang kuta ng mga abwak na mga oras na yon. Pero nang mapatingala siya sa bilog na bilog at kulay dugong buwan, ay saka pa lamang naintindihan ng binata ang lahat. Kinabahan din siyang bigla nang maalala ang sinabi ni Mercedes na pagsapit ng kabilugan ng buwan ay isisilang na nito ang anak ni Vernon na siyang itinakdang maging susunod na tagapagmana ng lahing abwak. Mas lalo siyang nagmadaling makapasok sa loob. Hindi na alintana kung manganib ang buhay niya. Ang tanging mahalaga sa binata ay mahanap si Mercedes at mailigtas itong muli mula sa mga aswang. Narating niya ang lugar kung saan gaganapin ang pagtitipon at nakita niya roon ang hinahanap na nakahiga sa isang higaang napapalibutan ng mga kandila. Nakaharap sa tronong natitiyak niyang sa pinuno ng mga abwak. May simbolo ng demonyong nakaukit doon. Nagtaka siyang muli dahil walang ibang naroon maliban kay Mercedes. Pero binaliwala na lamang niya ang nasa isip at agad na nilapitan ng babae at hinawakan ito sa kamay. Mukhang hindi naman nagulat si Mercedes pagkakita sa kanya, pero baka sa magandang mukha nito ang pag-aalala. Dahan-dahan itong bumangon at umiyak na nagsalita. Pakiusap Robert, umalis ka na. Hayaan mo na kami. Tumakas ka na habang wala pa sila. Hindi ko kakayanin kapag napahama ka dahil sa akin. Hindi Mercedes, hindi kita iiwan. Aalis lamang ako kung kasama ko kayong mag-ina. Hinding-hindi ako papayag na habang buhay kang maging alipin ng mga aswang na yan. At lalong hindi ako papayag na maging isa ka sa kanila. Hindi na napigilan ni Mercedes ang emosyon at mahigpit na niyang niyakap ang binata. Noon niya napatunayang mahal na rin talaga siya ni Robert. Masaya ang puso niya dahil pareho sila ng nararamdaman at gusto niyang makasamang muli ang binata. Kaya nang alalayan siya nitong bumaba sa kinahihimlayan ay hindi na siya tumanggi pa. Sinenya siya ni Vernon ang mga abwak na hayaang makarating sina Mercedes at Robert hanggang sa bukanan ng kuta. Nagtataka man sa naging pasya ng pinuno ay nanahimik na lamang si Estrella. Pinapanood nila ang dalawa mula sa itaas ng mansyon ni Vernon. Sa pagmamadaling makatakas ay nabitiwan naman ni Robert ang dalambag na may mga granada. Babalikan niya pa sana yon kaya lamang ay mas pinili niyang hayaan na lamang lalo at malapit na sila sa bukana ng kuta. Pero napatigil sila ni Mercedes nang dumagungdong bigla ang nakakakilabot na boses ni Vernon sa buong paligid. Pigilan niyo silang makatakas!
Iharap sa akin ang lapastangang lalaking yan! Ako ang papaslang sa tampalasang yan sa harap mismo ni Mercedes! Pero bago pa nalapitan ng mga abwak ang dalawa, ay biglang lumitaw si Sandra mula sa kung saan. Mabilis nitong pinulot ang nalaglag na bag ni Robert at nakangiting nilingon ng binata na noon ay gulat na gulat. Sandra? Kahit nakangiti ang kababata niya, ay hindi naitago ang lungkot sa mga mata nito. Nang tumango si Sandra na parang nagsasabing magpatuloy sila sa pagtakas ni Mercedes, ay naguluhan ang binatang pulis. Si Estrella naman ay gulat na gulat at ang laki mga mata nang dumukot si Sandra sa loob ng bag na hawak nito. Nahulaan niya ang binabalak ng kapatid. Bago tuloy ang gawin ang binabalak, ay tiniyak muna ni Sandra na nakalabas na ng tuluyan at nakalayo sa kuta ng mga abwak sina Robert at Mercedes. Walang sumunod na abwak sa dalawa dahil nalilito sa kanyang presensya. Alam ng dalaga na naamoy ng mga ito na isa rin siyang abwak. Pumikit ito at nagsalita kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Patawad, Robert, mahal ko. Hangat ko ay maging maligaya kayo ni Mercedes. Paalam! Sandra! Huwag! Napasigaw si Estrella para pigilan ng kapatid na si Sandra. Si Vernon at ang iba pang mga abwak ay walang maintindihan sa mga nagaganap. Maya-maya pa ay sunod-sunod na pagsabog ang umilingaw-ngaw sa ere na ikinisawi ng buong glahi ng mga aswang na abwak at tuluyang tumupok sa kuta nila. Tanging si Robert lamang ang nakaligtas sa pagsabog kasama si Mercedes, ang tinulungan niya noong kasakay na buntis. Wakas!